Ariba, Taugama. Yan ang isinisigaw ng mga kabataan pati na rin ng mga nakatatanda. Pawang mga miyembro ng pinakasikat, pinakamalaki, pinakakalat at pinakamaraming miyembro ng fraternity dito sa Pinas. Tau, Gama, Pi, ang pinakaastig na kapatiran sa mga kilalang eskwelahan, sa mga sikat na village, sa mga kilalang kalsada, sa mga bantog na eskinita. At dahil nga sa sobrang kasikatan ng kapatiran na ito, ay masasabi kong walang sino man sa atin ang hindi nakakakilala o nakakarinig man lang sa pangalan nito, mapa-miyembro man o hindi, ay batid ang reputasyon ng fraternity na ito. Pero teka, matanong ko lang, Taugama ka ba? Kung oo ang sagot mo, alam mo ba ang kasaysayan ng fraternity na kinaaniban mo? Kung hindi naman ang sagot mo, hindi ka ba curious kung ano ang kwento sa likod ng maalamat na fraternity na ito? Ako? Oo, gusto ko itong malaman. Kaya tara, samahan niyo ako. Alamin natin kung ano ang nakaraan ng Taugama P. Noong taong 1967 ay bumuo ng samahan sila Mr. Rodrigo Santa Maria Confesor. Sama niyang bumuo si Roy Ordinario, Talek Hamyas Pablo, Vidasto Venida, Restituto Alfonso at si Romeo Flores na pawang mga taga-Universidad ng Pilipinas sa Diliman na may layuning pagbutihin at pag-igihin ng relasyon sa Diyos, sa kapwa-tao pati na rin sa pamilya at sa bayan. At ito na nga ang tinawag nilang Order of the UP Triskelion. Noong nasabing taon na unang naitatag ang Order of the UP Triskelion na ito, ay hindi naman talaga masyadong sikat ito sa campus, halos hindi nga ito pinapansin. At noong una nga ay sila-sila lang, hanggang sa nauso na nga at na-adapt na rin nila ang Greek letters. Hanggang sa sumunod na taon nga ay binago nila ang original na pangalan ng grupo, naging Taugama P Fraternity, noong October 1968. Pre, sa UP Diliman, idinaos ang pagkilala sa kapatiran na ito. Naging patok at hinangaan sa buong campus ang Taugama P dahil na rin sa ipinapakitang kabaitan, malasakit sa kapwa, paggalang sa lahat at pagiging role model ng mga kaanib dito. Madaling salita, nakuha ng fraternity na Taugama P ang atensyon at respeto ng pamunuan ng UP Diliman. Na di nga nagtagal, nang sumunod na taon lang, year 1969, ay ang Taugama P na ang pinakamaraming miyembro ng fraternity sa UP dahil buong College of Art and Science sa UP ay pawang mga kaanib dito. Ariba, Taugama, mabuhay ang samahan. Naging matunog na matunog ang mga gawain at reputasyon ng Taugama P member sa masa. Kung kaya naman, noong August 3, 1969 ay nakarating ito sa Philippine Maritime Institute o PMI. At halos kalahati nga ng populasyon ng nasabing eskwelahan ay pawang mga miyembro nito. Ang lupit talaga ng samahang ito. But wait, there is more. Hindi dito natapos ang lahat. Dahil nga umaalingaw-ngaw sa lahat ng universidad ang napakaangas na reputasyon ng mga Taugama P, noong March 5, 1970 ay nagkaroon ito ng chapter sa Fiati University at sa Mapua Institute of Technology noong April 1, 1970. Hanggang sa nagkaroon din ito ng chapter noong October 23, 1970 rin sa National University. March 1, 1971 naman ay nakapasok ito sa University of Santo Tomas. Galing no? Pawang mga sikat na universidad ang umaakap sa mga layunin ng Taugama P ng Triskelion. Hanggang sa di nga nagtagal, ang Adamson University ay kinadap din ang fraternity na ito. Samantalang ang National College of Business and Arts naman sa Manila ay nagkaroon naman ng chapter ng Taugama noong October 15, 1973 at sa University of the East, Manila, Philippine School of Business Administration sa Manila rin at Manuel L. Quezon University noong October 8, 1974 at saka sa San Sebastian College noong November 9 naman. Nakapasok din ng Taugama P sa Far Eastern University noong July 27, 1975. Talang noong 1976 naman, ng sumunod na taon, sa TUP naman na inadapt ang bagong chapter ng Triskelion o Taugama P. University of Manila noong 1976, March 7. July 11, 1976, Central College of the Philippines. And the rest is history. Napakarami palang universidad ang umakap sa pangalan at layunin ng Triskelion. Teka, I wonder, sa sobrang bigatin ng mga eskwelahan na umakap sa Taugama P, sino kayang mga sikat na tao ngayon ng miyembro ng fraternity na ito? Hindi kaya yung mga ex-president natin ay miyembro nito?
hindi kaya yung mga sikat na artista nga, na hinahangaan natin ngayon ay mga member nito. Baka mamaya yung barangay Tanod na kapitbahay mo ay member din ito. Pero sa totoo lang, nagtataka ako kung bakit nagkaroon at kailan pa nagsimula ang Tau Gamma Fraternity Community. Kasi nga ayon sa nakagawian ay sa mga universidad at para sa mga mag-aaral lang ang ganitong samahan. Well, huwag na kayong magtaka dahil may sagot na ako. Noong ideklara ang martial law taong 1972 ay naging mainit sa paningin ng gobyerno dahil nga noong madilim na panahong iyon ay maigting at dibdiban ng kaguluhan at karamihan na involved mga estudyante at pawang mga miyembro ng fraternity at sorority. Sa madaling salita, naging target ng gobyerno ang mga fraternity sa school at mga organisasyon, siyempre sa school din, dahil sa pagiging banta nito sa rehimeng Marcos. Naging malaki ang epekto ng martial law sa Tau Gamma Phi at halos ikatigil nga ito noon. O kaya naman, gumawa ng kakaibang hakbang itong si Brother Ramoncito alias Monching Ocampo ng UP Diliman at sinubukang hikayatin ang mas mababang antas ng estudyante, ang mga high school. At dito nga na nga nabuo ang Junior Tau Gamma Phi. Sa totoo lang ay hindi ito sa UP nagmula. Nagsimula ito sa San Beda College noong 1975 sa pamumuno ni Brother Boyet Gorospe. At dahil nga naging effective ito, talaga namang sobrang sikat na itong Tau Gamma Phi. Upang mas lalo pang ikalat at hawaan ang iba pang kabataan noon, ay bumuo na rin ang Triskelion ng Community Groups noong 1977, ang Triskelion Youth Movement o YTM. Ang pinakaunang outside of the school campus chapter ay naitatag sa Tyrone Paco, Manila. Sa ngayon ay sobrang aktibo ng community chapters pati na ang mga campuses chapters ng Bida Nating Fraternity. Bagamat masasabing hindi ito isang perpektong kapatiran, ay napakaraming Pinoy na ang hinubog at ginabayan ng mga alitintunin at mabuting hangarin ng samang ito, ang Order of the Grand Triskelion na ngayon ay mas kilala bilang Tau Gamma Phi. Ano naman sa mga bagong miyembro ngayon o kahit sa mga datihan, ay huwag sana nating kalilimutan ang original na motto ng Triskelion. Sikat na Primum Nil Nocere o sa English, First Do No Harm. Okay, sana may natutunan tayo. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.